Sinimulan na ng NWRB o ng National Water Resources Board ang pagbabawas ng alokasyon ng tubig sa Metro Manila. Pero nilinaw ng Maynila at ng Manila Water na hindi naman daw ito mararamdaman ng kanilang mga customer. Samantala, posible namang tumaas ang singil sa kuryente sa susunod na buwan. May report si Julius Segovia. Kanya-kanya ng diskarte ang marami sa pagtitipid ng tubig, lalo na ang mga may negosyo gaya ng mga laundry shop. Ngayong araw na kasi sinimulang bawasan ng NWRB o National Water Resources Board ang inilala ang tubig sa Metro Manila. Paghahanda ito sa banta ng El Nino, lalo na ngayong patuloy pa rin daw ang pagbaba ng tubig sa Angat Dam. Instead na itapon yung binanlaw, nagagamit pa rin namin yun. Yung washing machine namin, normally, automatic siya lahat. So isang click mo lang, aandar na siya. So pwede namin na i-manual na lang para mas makatipid. Pero sabi ng Maynilad, wala pa raw epekto sa tubig ripon ng kanilang mga customer ang pagbabawas ng alokasyon sa Metro Manila, ang Manila Water. Nauna nang sinabing normal pa rin ang water supply nila sa mga customer sa kabila ng pagbabawas ng water allocation sa Metro Manila. Samantala, may hanggang 16 centavos per kilowatt hour na bawas sana sa distribution charge ngayong Hulyo. Pero ang masaklap, baka mabura lang din ito ng tasingil sa kuryente. Ngayon pa lang, nag-abiso na ang Meralco sa posibilidad na magkaroon ng rate hike sa July electric bill. Nagmahal kasi ang presyo ng kuryente sa spot market, kasunod ng manipis na power supply nitong mga nagdaang araw, kung saan muntik-muntik ka ng mag-brownout sa Luzon. Sa kabuuan, mula June 1 hanggang June 25, 8 oras na nasa yellow alert ang Luzon grid. Mas maraming peaks sa presyo kung kukumpara natin yung June sa May supply month. So ang impact nung June supply month obviously ay sa July billings. We'll have to see if the expected reduction in the distribution charge can offset a possible increase in the distribution generation charge. Ngayong araw, halos 5 oras na namang nasa yellow alert ang Luzon grid mula alas 11 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Ang reserbang kuryente sa Luzon, halos 300 megawatts lang. Buti na lang at hindi masyadong tumaas ang konsumo, kaya hindi nakaranas ng brownout. 3 sa 10 plantang biglang pumalyan itong mga nakarang araw ang na-extend pa ang pagkukumpuni. Derated o bawas naman ang kapasidad ng ibang power plants. Pero sabi ng DOE, walang dapat ikabahala. We cannot consider this crisis eh. This is manageable. Kumbaga andyan naman yung capacities, just that may mga technical problems na nangyayari. Handa rin namang sumaklolo ang ILP o Interruptible Load Program ng Meralco. Julio Segovia, GMA News.